Isang linggo bago eleksyon, tinambangan ng isang reelectionist na mayor at kanyang running mate sa Garchitorena, Camarines Sur. Saksi, si Mariz Umali. Tinadtad ng bala ang SUV'ng sinakyan ni reelectionist Mayor Nelson Weza pasado alauna kanina madaling araw. Kasama noon ang alkalde ng Garchitorena, Camarines Sur, ang kanyang misis na si Yoli at kanyang running mate. Sabi ni Weza, may nakita siyang apat na lalaki sa unahan nila at pagkatapos ay nagkaroon na ng pagsabog, saka sila pinaulanan ng bala. Ligtas ang alkalde at mga kasama niya. Patuloy ang investigasyon sa ambush. Sa Balawan, La Union, kandidato naman sa pagkakonsehal at apat pang kasama ang tinambangan. Sa mga biktima po naman ay may nakalabas po ng hospital kahapon at about 2:55 PM. So bali, apat na lang po yung nasa hospital po sa San Fernando. Including po yung tumatakbong counselor po. Bumuo na ng task force ang PNP na tututok sa kaso. May mga sinusunda naman tayong mga leads. Yung mga investigators on the ground natin are doing their job. We are trying to locate witnesses and we have gathered enough evidence para mapag-aralan. Ang Balawan, La Union, kabilang sa areas of concern ngayong eleksyon. Sa ngayon, naabot na sa 943 ang election hotspots, 543 ang areas of grave concern. Bukod pa sa tatlong lugar na isinailalim sa COMELEC control, Andaraga sa Albay, Cotabato City at Moises Padilla sa Negros Occidental. Kaya naman naabot sa 150,000 na mga pulis at 39,000 na sundalo ang ipakakalat sa voting centers. Ayon sa PNP, wala naman silang malinaw na bantang nakukuha kaugnay sa paparating na eleksyon, maliban sa intense political rivalries. We have incidents of yung mga nagsusuntukan, meron din nagtatapon ng granada, meron din yung nagsasaksakan. So ito yung mga incidents natin. As of this, and of course, we have incidents of atrocities perpetrated by CTGs o yung communist terrorist groups natin. Gagamit din ang PNP ng mga pinakabagong kagamitang nagkakahalaga na aabot sa 1.87 billion pesos para sa pagbabantay sa eleksyon. Kumpara nung mga nakaraang eleksyon, bumabaraw na 76% ang election-related violent incidents ngayong 2019 na nasa 27 lamang as of May 2. Kumpara sa 94 nung parehong panahon noong 2013 at 106 naman noong 2016. Dahil daw yan sa mas maigting na paghahanda ng PNP, AFP at COMELEC. Mas mahinaw ng mga kandidato at mas maalam na raw ng mga botante. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi